Good evening everyone. Ako ay Filipino na gaya nyo, OFW, bumoboto na gaya nyo. So, ginawa ko itong video na to kasi gusto kong sabihin yung aking opinion, no, sa mga Pilipino na grabe. Ganyan na ba tayong mga Pilipino? Naghihilaan pababa. Nagsisiraan, nagmumurahan. 'Di ba ang motto natin mga Pilipino is Pilipino matulungin, mapagmahal, marespeto, friendly, lovely. Pero asaan ang mga 'yon? Wala nang nakikita sa mga ganyang ano, sa mga salitang ganun. Wala nang nakikita dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, sa kasakiman sa pwesto na gustong magmuno. Bakit ba kailangan natin magmura o kaya gumawa ng kwento, gumawa ng mga kwento kung ano-ano, pero hanggang ngayon walang napapatunayan, magbayad ng mga vlogger para siraan si ganito? Ganyan na ba tayong mga Pilipino? Wala na ba tayong respeto sa isa't isa? Tapos, bakit hindi natin suportahan yung mga nasa gobyerno? 6 na taon lang yan. 6 na taon lang ang pag-aantay natin. Mawawala na yung mga nakaupo sa gobyerno. Pero bakit kailangan natin siraan? Hindi ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa nyong ganyan? Buong mundo na nakakapanood sa mga pinaggagawa nyo. Pilipino tayo, nag-aaway-aaway, nagsisiraan, nagmumurahan, naghahatak pababa. Hindi naman kayo makatiis sa mga ganyang asal ninyo. Daig nyo pa ang walang pinag-aralan. E matataas naman yung pinag-aralan nyo. E bakit kayo ganyan? Diyos ko, grabe kayo. Alam nyo, nanonood ako gabi-gabi, no? Pero nakakainis na, nakakaasar, nakakahiya yung mga ginagawa nyo. Alam niyo, sa totoo lang, kayo mismo ang sumisira sa inyong pangalan. Sa mabangon yung pangalan, kayo mismo ang gumagawa kung bakit naging baguong na. Kung bakit naging mabaho ang inyong mga panangalan. Di ba? Kasi kayo mismo wala kayong respeto sa sarili niyo, eh. No? Bilang isang Pilipino, gusto kong sabihin itong ano, suggestion ko, ha. Kasi Pilipino din ako, may karapatan akong magsalita, kasi bumoboto din ako. 'Di ba? Sumusuporta ako. 'Di ba? Pero, Diyos ko, grabe. 6 na taon hindi na kayo makapag-antay. Kailangan niyo pasiraan, kailangan pa kayong magbayad, kailangan pa kayong magpasaring. No? Kailangan pa kayo magbanta. Ano bang klaseng pinag-aralan ang pinag-aralan nyo? Ano bang klaseng eskulahan saan kayo nag-aral? Bakit iba yung tinuturo nila sa inyo? No? Diyos ko, grabe. Hindi ba kayo naaawa sa tao? Porkit tumatahimik, hindi kayo pinapatulan? Pero kapag siguro sa inyo ginawa yan, naku, malamang sa alamang. Tikop ang mga bibig nyo kasi takot kayo. Pero nang dahil kay BBM, dahil si BBM ang ginaganyan nyo, hindi kayo inaano. Kahit anong pagmumuran ninyo sa kanya, wala siyang ginawang masama sa inyo. Wala siyang sinabing pang-iinsulto o masakit sa inyo. Pati ang mga patay, hinuhukay nyo. Grabe! Kayo mismo ang sumisira sa inyong pangalan. Alam nyo, sumusuporta ako sa mga Duterte, no? Pero ngayon, wala na. Kahit isang member ng aking pamilya, wala nang sumusuporta sa Duterte. Kasi lahat ng pamilya ko, mga anak ko, sumuporta sila.
ginuhit nilang pangalan nila. Pero ngayon wala na. Mas gugustuhin pa namin si Lenny na papalit kaysa ganyang. Kasi si Lenny isang beses lang nagsalita nung kumpanya ng paninira, di ba? Pero ngayon tumahimik. Di ba? Mas gugustuhin pa namin si Lenny. Diyos ko, grabe. Kayo mismo ang sumisira sa inyong pangalan, sa inyong reputasyon. Hindi makapaniwala. Malayo pa ang eleksyon. Tapos, walang utang na loob. Sumuporta. Binigyan namin ang suporta namin sa iyo. Bangag. Utang na. Ganun. Wala kang utang na loob. Sinuportahan ka namin. Alam niyo, sa susuro lang para sa akin, kung wala ang barluarte ni BBM na kineri si Sara, hindi maka 31, di ba? Baka 50-50. No? Pero si BBM, kahit wala yung baluarte ni Sara, hindi umabot ng 50-50. Baka 40-60. Kasi si BBM, maraming suporta. Maraming sumusuporta sa kanya. Maraming supporters. The whole Cordillera. Tapos i-plus mo pa yung mga Maynila. Diba? Except mo na lang yung Bisaya. Yung baluarte ng mga ano. Diyos ko, grabe kayo. Kayo mismo ang sumira sa inyong ano, pinapangarap. Inaasam-asam. Ngayon, sirang-sira na yung pangalan nyo. Sana tumahimik na kayo. Linisin ninyo ang inyong pangalan para yung pinapangarap na inaasam ninyo baka sakali. Di ba? Alam nyo, doon sa matanda, no? Dapat, Tatay Digong, magpapahinga ka. Magpahinga ka na, mag-relax ka na, huwag ka nang magpa-stress sa kanya. Kayo mga supporters, maawa kayo sa matanda. Dapat nagpapahinga na yan, nagre-relax na yan. Huwag niyong i-stress. Diba? Maawa naman kayo sa kanya. Huwag niyo siyang ipus para magalit kay BBM. Maawa kayo sa kanya. Kasi kayo malakas pa. Eh yung matanda, gaganyan-ganyan na siya nga maglakad. Ganyan na siya nagsasalita. Di ba? Maawa naman kayo sa kanya. Ang tataas ng pinag-aralan nyo. Bakit kayo pa ang mismong nagpupus na matanda na magalit na magalit? Bakit kayo yung number one na nangunguna na mataas ang pinag-aralan, kayo ang number one na bastos. Di ba? Grabe. Hindi ako makapaniwala. Hindi ba kayo nahihiya sa mga anak nyo? Sa pamilya nyo? Sa ganyang pinag-aagawa nyo? Gagayahin din ng mga anak nyo yan. I'm sure. Kasi nakikita niya sa inyo ang pag-uugali nyo. Diba? Ay, Diyos ko. Mahiya-hiya naman kayo. Educated kayong tao. Tapos umaasta kayo para kayong daig nyo pa yung nasa kalye, yung palaboy-laboy, yung nasa no read, no write. Buti nga yung no read, no write pag sinabi niyang ayoko. Ayaw niya talaga. Eh kayo, hindi kayo makapili sa pula, puti, itim. Diyos ko, bilib naman talaga ako sa ang kakapalan ng mga mukha nyo. Tapos ginagamit nyo pa ang juice. Hindi ba kayo takot?
nang dahil lang sa kapangyarihan, nang dahil sa wala kayong naging pwesto, naging ganyan na kayo. 6 years lang, 6 na taon lang, oh, madabilis lang yan. Alam nyo, malas lang ni BBM kasi siya yung naupo sa ganitong sitwasyon ng Pilipinas, ng mundo. Tapos isisisi nyo sa kanya kung bakit hindi bumababa yung bigas. Asaan na daw yung pinangako niya na 20 pesos ang bigas? Hindi naman nangako si BBM. Pinapangarap niya. Iba yung pinapangarap at pinapangako. No? Isa din ako sa lalaban kay BBM. Isa din ako sa mga ayaw ko kay BBM kung talagang ang Pilipinas lang ang nagtaasan ang mga presyo. Pero hindi eh. Whole world na. Pati sa ibang bansa, mataas. Mas mataas pa nga yung ibang bansa kaysa Pilipinas eh. Diba? Malas lang niya kasi siya yung umupo eh. Eh kung iba kaya yan, anong iisipin niyo? Anong sasabihin niyo? Papalakpakan niyo? Tulad ng pag may magmura is papalakpakan niyo to. Diba kayo? Ganyan? Ha? Kasi tuwang-tuwa kayo pag may nagmumura. Diba? Sko, grabe kayo talaga. Mga Pilipino talaga. Wala nang respeto bawat isa. No? Hindi ka makapaniwala ng dahil lang sa pera, ng dahil sa pwesto, ng dahil sa kapangyarihan. Magtrabaho kayo. Huwag kayong umasa sa gobyerno o sa pwesto. Tignan nyo kami mga OFW. Malayo kami sa pamilya namin. Nakahukay ang isang paa namin. No? Pero okay lang. At least, wala kaming sinasaktan na tao. Wala kaming sinasagasaan. Nakatulong pa kami sa Pilipinas, sa bayan natin. Di ba? Diyos ko, grabe. At si Madam Amy, Manang Amy, no? Asaan ka? Gumising ka, Madam Amy. Imulat mo ang iyong mata. Madam Amy, kahit anong sama ng kapatid mo, nanay mo, tatay mo, dugo at laman mo yan. Pero nasaan ka ngayon? Kung yung paninindigan mo ay pinalibing yung tatay mo, marami nang bayad ang ginawa ninyo. Mula nung paninira sa pangalan ng Marcoses, pagruyak sa pangalan ng Marcoses, paghukay sa pangalan ng tatay mo na mayapa, na matagal na, bayad na kayo. Sobra-sobra na. Kahit ba patayin si BBM sa harapan mo, Madam Amy, isisisi mo kay BBM kung bakit siya na ganyan? Isisisi mo pa rin sa kanya? Diyos ko, grabe ka. Yan pa lang ang narinig ko buong buhay ko. Ito pa lang yung narinig ko na kapatid na ganyan. Imbes na ikaw ang susuporta sa kapatid mo, wala. Ano bang pinakain sa'yo? Para umasta kang strangers kay BBM. Diba? Diyos ko, grabe ka, Madam Amy. Sana katukin ka ng Diyos para gumising ka sa katotohanan. Bayad na kayo. Sobra-sobra na. No? Grabe. Imbes na proud na proud tayo, sumusuporta tayo. Sumusuporta ako. Sumusuporta kami, no? Pero ngayon, sa asal niyong ganyan, no way. No.
hindi na mauulit. Hindi na mauulit. No? Kaya, sayang. Sayang lang ang pangalan nyo. Kayo mismo ang sumisira sa kanya. Kayo mga supporters, pagpahingain na ninyo, maawa kayo kay Tatay Digong. Pagpahingain na ninyo at i-enjoy na niya ang kanyang buhay. I-enjoy na niya ang kanyang pera. Relax and enjoy and be happy. That's all. Huwag niyo siyang sulsulan ng sulsulan. Diba? Kayo mga malalakas. Kaya siguro hindi pa napatulan ni BBM yan kasi ganyang edad, papatulan mo naman, ba naman? Diba? Mabait talaga mga Ilocano eh. Tingnan nyo nga naman. Mabait talaga mga Ilocano, diba? Kaya proud BBM. At sana si BBM palaging protektahan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng pamilya niya, buong pamilya niya. Sana ang hiling ko, ang dasal ko kay BBM ay mag lagi siyang nasa mabuting kalagayan, pati ang pamilya niya. Sana lagi nakasubaybay ang ating Panginoon sa kanya. At para kay BBM, mag-ingat ka BBM. Mr. President, mag-ingat ka sa mga paligid mo. Kasi may mga hinanakit na kinikimkim ang mga yan na hindi gustong ilabas pero ayaw pa ilabas. Madam Vice President, maawa na po kayo sa tatay nyo. Dapat sa kanya, nagpapahinga siya sa bahay, nag-i-enjoy, nagmo-mall, nagsha-shopping, nagre-relax. No? Maawa po kayo sa pangalan nyo. Huwag nyong ilubog ang pangalan nyo. Huwag nyong sirain ang pangalan nyo sa mata ng tao. Yung mga, ito din si Maharlika, no? Yung mga sinasabi niyong ebidensya, noon naniwala yung tao kasi malapit na pakita yung ebidensya. Pero until now, wala pa. Kaya yung mga tao nagsialisan. Yung 100% na ano ni Maharlika, ako, ano din ako ni Maharlika noon. Subscribers niya ako sa YouTube. Pero ngayon, in-unsubscribe ko na. Hindi din ako nanonood sa mga vlog niya kasi kapag nanood ako, bibigyan ko siya ng kita, engagement. So, hindi ko na pinapanood. Diba? Pag nakita ko sa YouTube, scroll ko na scroll ng ganyan. Kaya maawa naman kayo sa sarili ninyo. Isipin nyo na lang, mga Pilipino tayo, nakakahiya sa buong mundo. Ganun na lang. Diba? Ay, Diyos ko, grabe. Yun lang ang aking masasabi. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo mag-comment. Diba? Ako ay gusto ko lang sabihin yung gusto kong sabihin. Diba? Lahat ng nakaupo na presidente, sumuporta ako. Kahit hindi ko binoto, nung nakaupo, hindi naman niluklok ng bayan yan kung ayaw nila sa kanya. Pero siya ang niluklok, diba?